Isla na marami at punong-puno ng ahas? Saan kaya ito? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. In this video, pag-uusapan natin ang isla na punong-puno ng ahas o mas kilala sa tawag na Snake Island. At ito ay matatagpuan sa Brazil. Kaya, simulan na natin. Sa isla na ito, kahit saan ka tumingin ay meron kang makikita na iba't ibang uri ng ahas sa paligid mo. Iya, the Quemada Grande. O mas kilala sa tawag na Snake Island o Isla ng Mga Ahas. Ito ay isla sa Brazil sa bahagi ng Dagat Atlantiko. Bagamat maliit ang isla na ito, mabato at madami itong mga puno at dito naninirahan ang mga nakalalasong Botrops, Insularis o Golden Lancet Pit Viper na ang tanging kinakain lang ay ibon kaya medyo paubos na ang lahi nila o tinatawag na critically endangered. Pero ang ahas na ito ay ang pinakadelikadong ahas sa buong planetang Earth. Ayon naman sa Business Insider sa kanilang salaysay ukol sa ahas na ito, kahit meron kang gamot na pangontra sa lason matapos kang matuklaw ng ahas na ito ay mamamatay ka pa din. Ilan din daw sa mga magiging sintomas ng kagat nito ay ang pagkalusaw ng muscles, pagtigil sa paggana ng atay, pagdurugo ng utak at marami pang iba. At ang pinakamatindi ay parang asido ang laso na ito, nalulusaw at tutunaw sa laman ng isang tao na kayang pumatay ng wala pang isang oras. Nang tsansa mong mabuhay kapag nakagat ka nito ay 3% kahit na meron ka pang gamot. Ayon din sa kwento ng mga tao, ang huling maing isda na pumunta sa isla na ito ay natagpuan sa pangpang ng isla kasama ang kanyang bangka na walang buhay at puro dugo. Ang mga ibang illegal na hunter ng ahas ay pumupunta din sa isla na ito para manghuli ng single golden lancet na nabibenta nila sa halagang $10,000 hanggang $30,000 na sa pera natin sa Pilipinas na umaabot sa 1,000,000 piso o mahigit pa nga na kanilang ibinibenta sa mga sayantipiko at mga kolektor ng hayop. Ang pagpuputol ng puno noong mga unang panahon ang pinanggalingan ng pangalan nito na Quemada na salitang Portugis na ang ibig sabihin sa wikang Pilipino ay sunugin. Dahil sa mga naninirahan malapit dito ay sinubukang ubusin ang mga tanim na puno ng saging sa isla. At meron ding itong lighthouse na itinayo noong pang 1909 para palayuin ang mga barko na balak pumunta sa isla. Pero dahil sa masyadong peligro ang isla na ito, kaya pinatay ng mga ahas ang lighthouse keeper at ang pamilya nito nang lumusot sa bintana ng lighthouse ang mga ahas ayon sa kwento. Noong naging automatic na o automated na gumagana ang lighthouse sa isla na ito, wala ng mga tao na nananatili dito. Kaya ang pinapayagan lang na pumunta sa isla ay ang mga research team na kumukuha ng impormasyon ukol sa mga bagay na tungkol sa isla. Sa sobrang dami ng ahas sa isla na ito, kahit saan ka tumingin ay meron kang makikita na iba't ibang uri ng ahas. Hindi lang ang mga ahas ang naninirahan dito, kundi meron din itong 41 lahi ng mga ibon. Ang isla na ito din ay merong populasyon na umaabot sa halos 500,000 na mga ahas. Pero ang malaking tanong, paano nangyari na ang isla na ito ay naging tirahan ng libo-libong ahas, kaya tinawag na Snake Island? Noong unang panahon, 10,000 taon na nakakalipas, ang isla ay konektado sa isang mas malaking isla. Pero dahil sa pagtaas ng tubig sa dagat, ang dahilan nito ay ang pagkatunaw ng yelo mula sa North at South Pole. Nabuo naman ang maliit na isla na ito at maraming mga ahas ang nanatili dito. Kaya mula noon, tinawag na ito na Isla ng Mga Ahas. Kung masyado ka naman takot sa mga ahas, ang tawag sa phobia mo ay Ophidiophobia o Fear of Snakes. Ikaw, bibigyan ka ng 1,000,000 piso para pumunta sa pinakadelikadong isla sa buong mundo at manatili ng 1 oras lang na maaari kang makagat ang pinakadelikadong ahas sa buong mundo. Pupunta ka ba? Comment down below at share mo naman dyan sa comment section. Isa pang kwento sa isla ay dito din daw ibinaon ng mga pirata ang kanilang kayamanan. 500 taon na
ang nakakalipas para maprotektahan ng mga ahas. Ang kayamanan na ito ay ang tinatawag na Treasure of the Trinity. Ikaw, meron ka bang alam sa Treasure of Trinity? Comment down below o baka naman ang piratang si Blackbeard ang nagtago ng kayamanan dito. Kaya by the way, na make sure na panoorin mo rin ang isa sa mga video ko na ito na tungkol sa kinatatakutang pirata na si Blackbeard at ang kanyang paglalakbay. Sa ngayon, ang isla ay dinadalaw-dalaw na lang ng mga navy para masigurado na walang manlalakbay ang pumupunta sa isla. Ikaw, gusto mo bang pag-usapan natin sa next video ang mga kayamanan naman na natagpuan at nananatili pa ding misteryo? Comment mo sa baba ng video na to at share mo naman dyan sa comment section. Kaya make sure na check mo dyan ang isa sa mga video ko na ito na sigurado kong mag-enjoy ka. At click mo na rin syempre itong bilog na logo ng channel ko para nakasubscribe ka na rin at click mo na rin syempre yung bell notification para lagi kang updated sa mga new videos na punong-puno ng mga misteryo at mga kakaibang mga pangyayari. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!